Nagaya ito na yung video ng 4D car na gagawin. Hindi ko alam ako anong tawag doon, pero ito na nga, first time kong gumawa. Nagsusukat na kami ng asawa ko. Then, pumunta kami sa City Hardware. Yung mga ganyan, lumber. Ano to, connector? Bali, connector lang pala. Mm. Basta connector, lumber. Matibay siya naman. Bali, yung gagamitin namin is wood connector yung tawag doon sa City Hardware sa pag-stack ng cake. Then, ito naman yung ating pinolit board. Kasi nga, medyo matibay talaga siya kailangan kasi ang bigat ng cake. Imagine, is 21 inches yung ating, ano, yung ating cake. Then, parang 10, inabot ng 10 yung taas. Ito na po yung ating wood connector. Pinaplano na namin ng aking kapatid. Kasi nga, tawag dito is, first time nga, baka mamaya sabi ko, matumba kapag hindi natin inayos yung ating stacking ng cake. Mahirap mapahiya sa customer. Then, ito na lang, gumawa ako ng pattern. Ayan. Tapos, nilagyan ko muna yung ilalim ng another pinolit board kasi nga para makaangat. Then, kapag mayroon kaming ibubolt, hindi siya kekempang-kempang. Ayun, naalim nyo ga? Hindi ko kasi ano yung mga word na gagamitin. Then, ayan. Make sure na nakabolt tsaka maayos na maayos yung inyong, ano, yung inyong pinolit board. Then, ayan na. Gagawin ko, hugasan ko muna. Siyempre, brusa ng husto para malinis yung ating cake board. Then, pinatuyo. Nilagyan ko ng pintura yan ga kasi para maganda siyang tingnan. Then, ayan na, kinabit na namin yung pang-stack ng cake. Alam niyo naman yan, parang hindi siya parang payo eh. Yeah, basta ganyan yung ginawa ko. Then, wood connector lang yung ginamit ko. Then, yung isa naman lang, guys, pinulit board din. Binalutan ko ng foil, binalutan ko ng tape para safe na safe yung ating cake na hindi lalapat din syempre sa board. Ayan na. Naka-ano yun, ha? Naka-live yun. Yung mga wala dito, naka-live yun. Ibig sabihin, nakita niyo na kung paano gawin. Then, ito naman yung ating gulong, dami yung ginamit ko dyan, styro, then kinat ko siya ng parang 2.8 something, then ayan, gumamit na ako ng silver, tapos dyan gamit rin tayong silicone, ano yan, silicone molder, yung about, yung dun sa parang rim ng gulong. Then binalutan ko naman ng cling wrap itong ating board, cake board, yung pinolit board nga, kasi nga, ayoko nga siyang marumihan sana, marumihan talaga once na nagkakating ng cake, kasi nga, yun nga, ayoko nga na magkalat yung ating ano, yung ating pinulit board, madumihan yung ating cake board kasi babalutan pa yan natin ng fondant. Tanggal muna ng mga alahas, then hugas ng ano kamay, then saka na tayo mag-start ng ating cake cutting. Yung parang ano ba tawag dito, ikakat na natin siya ng hugis sa sakyan. Ito ga, yung ginamit ko dito is mocha moist cake. Yung mocha moist cake, tinagdun yan sa chiffon cake. Then nilagyan, kung napapansin nyo parang may itim, nilagyan ko siya ng pasa. Sabi ko kasi mas masarap parang kapag kumakagat ka, may something na iba na lasa dun sa cake ninyo. Then yung ginamit ko naman dun is caramel ng Bakersfield. Yung sauce ba? Caramel sauce ng Bakersfield. Then ito naman yung caramel ano naman mismo. Nilagay ko sa whippet para pang palaman sa red velvet natin. Ayan yung ulo ng sasakyan, yung red velvet. Then yung gitna is mocha moist. Then sa likod na yung ating choco moist cake. Bali, tatlong flavor siya ga. Medyo matataas yan. Nasa 10 yan yung taas. Then, ito, yung moist cake natin, syempre yung palaman natin is mocha. Mocha frosting, as usual, yun pa rin yung ginagamit ko. Since yun yung nagko-complement naman ng mga lasa sa bawat isa. At yan, sinusukat ko yung sasakyan kasi nga kailangan may pattern ako. Then, kapag yan lang, sinasahod ko yung cake natin. Kasi kapag nagka-cutting ako para hindi nga makalat sa board. Pansin nyo, ganun yung mga technique ko. Para hindi talaga makalat yung ating ginagawa. Yan. Then, syempre, kapag gagamitin natin, hindi siya nakatapon kung saan-saan. Yung mga cuttings natin, pwede pa natin gamitin agad. Diba? Pangit naman kasi kapag yung cuttings natin, nakakalat kung saan-saan, tapos gagamitin na naman natin siya ulit, pangdikit sa cake. Parang hindi magandang tingnan. Then, ayan. Actually, dagdag pa ako ng taas ng cake, guy. Then, ayan, i-cut ko yung gilid para maging parang ang ganda tingnan, diba? Yung pailalim, yung harapan ng kotse. Yeah, wala, parang ang hirap maghanap nga ng pattern talaga ng kotse ga. Tapos yung size na parang hindi siya magmukhang punggok, hindi siya magmukhang masyadong mahaba, masyadong... Yun, nahihirapan kami doon ng asawa ko. Actually, mga 1 hour kami nag-uusap. Ano pa ang gagawin natin? Ano yan? Tapos kinuha namin yung actual car na size. Tapos pinaliit namin ng pinaliit. Tawanan na kami ang tawanan ng asawa ko. Then ayan ka, first nagtunaw lang ako ng chocolate para pang cram coat nga. Para medyo malabnaw, madaling ipunas. Kapag nagka-cram coat ako ng cake, kailangan medyo malabnaw talaga. Next, ang ginawa ko is ito na yung ating ganache na may nakalagay doon sa ating tawag dito. Nakita nyo doon sa tutorial, yun yung ating ginagamit na recipe, yung sa ganache natin kapag gumagawa tayo ng fondant. Yan na yun siya. Then kung napapansin nyo ga, kulay puti yung cake, yung binalutan ko siya ng ano, ng ganache. Kasi nga naka-live ako, yung white ganache, pinatong ko doon sa chocolate na dark chocolate. Diba? Yan na yung white ganache na yan. Diba naka-live yan? Hindi ko na siya, yung mga naka-live nga, hindi ko na sinama dito sa video. Ayan, white chocolate yan yung ginamit natin. Then, ayan, nagpalapad na kami ng fondant. Sobrang lapad niyan ka, kasi nga, malaki yung cake. Maliit lang siyang tingnan sa video, pero ang laki-laki niya. Diba? Ayan, sobra. Basta sobra siya 21 inches, mga 22 siya haabutin. Yung haba niya ha, yung haba niya.
ayan, nagtulong-tulong kami ng kapatid ko kasi nga ako mabilis ako mahapo, hindi ako masyadong tawag dito, nagmamasa, sila yung nagmamasa ng asawa ko, palit-palitan sila, tapos sila rin yung minsan yung anong tawag dyan, nagpapalapad ng acting fondant. Ayan ka, binalutan ko na yung ating cake. Siyempre, kakat natin yung mga sobrang fondant. Then, nilagyan ko na siya ng mga line. Kasi nga, kailangan natin ng line talaga. Kasi yung sasakyan na to is parang may pailalim yung harapan niya. Then, ayan, gumamit ako ng pearl sheen ng Chef Master ba? And then, ayan, nilagyan ko ng konting silver. Pinagsama ko sila. Kasi pag pure silver naman is, hindi na siya kakulay ng sasakyan ata ng customer. Hindi ko nakita masyado yung sasakyan ng customer. Huli ko na nakita yung mismong araw na yun kasi nag-post na nga yung ating customer. Then, ito yung ilalim. Sayang kasi yung mga fondant na may mga kulay. Pinagsama-sama ng kapatid ko. Since, pang-cover lang naman siya sa board. Hindi naman yan kakainin ga. Pinagsama-sama namin. Then, ayan, nilagyan ko ng parang mga bato-bato, bricks-bricks ba yung tawag dyan. Basta bato-bato siya ga, para magmukha siyang, alam mo na, magmukha siya talagang daanan, kalsada. Ayan, medyo na-dark ka namin. Tapos, pag mag-blend kayo ng kulay, gagamit kayo ng tissue para ma-blend nyo yung kulay na gusto ninyo. Ayan ga, yung parang may konting green, na may konting brown, na may konting ma-yellow-yellow, ganon. Parang ma-mousse green yan. Ayan ga, ginagamit namin tissue para, yun nga, ma-achieve natin yung ganitong kulay. Ayan, kanina napansin nyo parang dark na dark, di ba? Ngayon nag-light na siya. Ito ga, after, di ba yung nag-spray, kailangan yung patuyuin sa aircon. Nagpatuyo ako niya ng isang oras ga, tapos tumuyo na siya, saka kami nag-proceed sa aming ginagawa. Kung napapansin nyo, ang ginawa ko is edible print na lang. Kasi mas maganda yung edible print, dikit ka na lang ng husto. Make sure lang na sakto yung sukat, okay? Edible print. Medyo mahal din yung edible print na sa, di ba, 250 dito kasi sa amin yung printing. Maliit malaki, 250. Kahit gatuldok or, siguro kahit gatuldok or isang maliit na bahay lang, ipapaprint nyo, is 250 na yon, okay? Then, ayan, ginamit ko dito talaga is fondant na. Nagbrush ako ng parang pearl din kasi para ma-achieve ko yung parang salamin. Kasi nga, nag-iisip ako, lalagyan ko ba siya ng plastic na non-edible or gagawa ako ng edible pa na plastic na parang salamin. Masyadong hassle na talaga sa gagawin ko. Then sabi ko, ito na nga lang, tawag dito. Mayroon ako nakitang pearl, papala ko dyan, na luster dust. Kaya, pinano ko siya. Sabi ko, sana ma-achieve ko kapag ginamit ko itong luster dust. Ayun nga, nag-work naman siya. Medyo nagiging parang mukha siyang salamin. Then, ayan yung sa, nilagyan ko ng parang wire para umangat siya ng konti. Then, ayan, ponda, tapos pinasyon na lang rin siya ng itim. Make sure na hindi yung sobrang-sobrang brush talaga na itim. Konting-konti lang. Then, ito naman para ma-emphasize. Then, nilagyan ko yung mga gilid ng green. Ay, ng black, sorry, para makita talaga natin. Then, ito yung gulong kanina, dapat nakakat yan ga eh. Kaya lang, this is my first time na gumawa ng mga ganitong 3D car. Natuto ako. Para lang makita, para maglumaki ang gulong, tingnan, nilagyan ko siya ng black lining sa gilid. Parang tapaludo ba tawag yan kung sa motor. Then, ito na, installation ako ng light. Actually, perid light lang yan yung ginamit ko. Para lang magmukha talaga siyang, yung ilalim, para gumanda, di ba? Para makita yung beauty ng car, 'di ba ganyan? Oh, ayan na ga, ito na yung ating sasakyan. Actually nag-post yung customer namin at tuwang-tuwa sa nagiging outcome ng cake nila. Ayan, thank you so much. Ganito kami mag-packaging ng cake lang ga. Sana may natutunan kayo kung paano mag-stacking ng cake, kung paano gumawa ng mga 4D or 3D cake. Ayan, love you lang ga. Bye-bye.